Arlene, ano ang paliwanag ng kampo ni Senator Pacquiao sa mga issue na ito? Aga, naniniwala nga ang kampo ni Senator Manny Pacquiao na wala umanong nilabag ang senador sa naging pagbisita nito sa Lipa City at sa Bayan ng Balayan sa Batangas noong nakaraang linggo. Kasunod ito ng sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na kanilang titingnan ang mga mass gathering na dinaluhan ng mga presidential aspirants dahil sa posibleng paglabag sa health protocols. Ayon sa tagapagsalita at legal counsel ni Pacquiao na si Attorney Nikki De Vega, wala umanong nalabag na protocol ang senador at matagal na rin anyang ginagawa ni Pacquiao ang pamimigay ng ayuda. Una na rin itinanggi ni Pacquiao ang alegasyong vote buying ang kanyang ginawang pamimigay ng pera sa Batangas. Nagpuntahan yung mga tao kasi mahal nila si Senator Manny, pero wala pong na-breach na health protocols doon. Senator Manny will continue to do good. Yan ang sabi niya. Attorney, hindi ako titigil gumawa ng kabutihan. Nangangailangan yung mga tao natin, nagugutom, nasalanta, tas titigil ako dahil si DILG binibigyan ng kulay. Ay hindi, attorney, sabi niya, iikutin ko ang buong Pilipinas. Samantala, aga, mariin ding pinabulaan niya ng kampo ng senador ang akusasyon ng kanyang dating special assistant na si Jake Hoson kung saan tinakpan umano ng senador ang $165 million deal para sa isang boxing fight. $100 million umano mula sa Paradigm Sports at $65 million umano mula kay Hoson at Arnold Vegafria. Ayon kay De Vega, hindi totoo at walang batayan ang aligasyon ni Hoson. Hindi rin anya kasama si Hoson sa binabanggit nitong kontrata. Nagtataka kami kung saan nanggagaling ang ganong klase ng mga sinasabi na naglabas siya ng 65 million, yung mga ganyan. Talagang nagugulat kami, but we categorically deny yung kanya mga assertions. Ito po ay likhang isip at hindi po ito totoo. Magsasampa ng kaso ang kampo ni Pacquiao laban kay Hoson gaya ng cyber libel, estafa at syndicated estafa. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng pahayag mula kay Hoson. Atin muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado.